Magandang magandang umaga Pilipinas. Nandito naman tayo sa George Zerda. Ang pag-usap natin ngayon ay tungkol po sa Kalye Surveys noong April 20. Ang sayo ko dito sa balita, mga kababayan, BBM, Bandira sa 40 ng 45 Lalawigan. Ayon po dito sa Maharlika TV. April 23, 2022, mga kababayan. Kinumpirma ng pinakabagong resulta ng Kalye Survey ang pangungunan ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga formal survey na isinasagawa ng mga respetadong polling firms sa bansa, mga kababayan. Ang base po sa resulta ng Kalye Survey na inilabas ng Splat Communications, nakakuha si Marcos ng majority o top preference shares sa 40 sa 45 na mga lalawigan sa buong bansa. So, napagandang balita po yan, mga kababayan. BBM tayo sa May 9, 2022 para gumanda po ang buhay ng bawat Pilipino. Magpababa ng presyo ng mga bibilhin, mga kababayan, at matulungan ni BBM ang mga naghihirap na magsasaka at saka mangingisda sa bansang Pilipinas. Kaya huwag natin kalimutan, BBM number 7 at ang kanyang Vice President na number 4, Sara Duterte Carpio, mga kababayan. Hanggang April 20, sagawa ng Kalye Survey sa 51 na lalawigan na may 150,063 na respondents, mga kababayan. Sa Antique, Basilan, Batanes, Kamingin, Dinagat Islands at Guimaras. Sa kabuuan Kalye Survey, tatlong bahagi ang inilabas ng Splat kung saan sa unang episode ay nanguna si Marcos sa 13 mula sa 14 na probinsya. 13 out of 14, nanguna po si BBM. Ito ay sa Agusan del Sur, mga kababayan, Agusan del Norte, Aklan, Aurora, Abra, Apayao, Bataan, Bulacan, Batangas, Bohol, Bukidnon, Biliran, at Benguet, mga kababayan. Tanging pangalawa lang siya kay Robredo sa lawigan ng Albay. Normal lang po yung mga kababayan kasi po ang Albay po ay parte po ng Bicol Region. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit naumuna po si Robredo sa kanyang region, mga kababayan. Aside from Albay, Robredo is either second rank to last place in the other 13 provinces presented ayon sa analisa ng Splat. Tignan nyo mga kaibigan na si BBM ay pangalawa lang. Ha? Pangalawa, bumaba ba si BBM sa second place lang? Pero si Aling Lini po is either nasa second siya or sa pinakahuli, mga kababayan. So napakalaki po ang agwat ng habulin ni Lini sa darating na lang kasi nandun siya sa last sa mga ibang probinsya. Nasa last siya, last, second or last. Samantalang si BBM, pangalawa lang palagi po. 17 nila ang kasali sa bahagi na ito. Ngunit hindi pa nila nakukuha ang datos sa mga lubigan ng Antique, Basilan at Batanes. Sa pangalawang bahagi ng ulat, 15 na lubigan ang kasama. Ngunit hinihintay pa nilang dumating ang datos mula sa Kamingin at Dinagat Islands, mga kababayan. Sa 15 na lalawigan yon. So wala pa yung datos sa Kamingin at Dinagat Islands. Ayon sa Splat, si Marcos muli ang nakakuha ng majority or top preference votes ng manguna ito ng Siam out of 13 provinces. So, nanguna pa rin si BBM, mga kababayan, sa Siam na probinsya, sa 13 na probinsya sa bansa.
Nakakuha siya ng pinakamataas na preference shares sa Cagayan sa 96%. Ganun yung mga gabayan. Bihira po yung makakuha ng 96% sa isang probinsya ng isang kandidato. Kaya napakasarap pakinggan, napakagandang malaman mga kababayan na si BBM po ay nakakakuha siya ng 96% sa isang probinsya lamang. So, napakalaki po ang habulin ng kanyang katumbali. Nakakuha din siya ng 41% sa Capiz mga kababayan na Cavite, nakakuha siya ng 61%. Sa Cebu, 48%. Cotabato, 55%. Davao del Oro, 48%. At Davao del Norte, 69%. Mga kababayan. Davao del Sur, 66%. At Davao Oriental, 55%. Ang tataas po ang nakukuha ni BBM sa mga probinsya po sa Mindanao. So, napakaganda. Magpapasalamat po tayo sa suporta na ibinibigay po ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Shout out po, Mindanao. Ang sabi po dito, pangalawa, in the four provinces, sabi, and he did not top, sabi ng Splat. He was second in the four other provinces that he did not top, sabi ng Splat. So, ibig sabihin, hindi bumabagsak si BBM sa panguli o sa pangatlo, kundi steady lang po sa pangalawang place sa mga ibang probinsya, mga kababayan. Samantala, nanguna naman si Robredo sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, kung saan ang kanyang pinakamataas na preference shares ay sa Camarines Sur, kung saan nakakuha siya ng 80.7% kababayan. Samantalang si BBM, 96% sa Cagayan. Si Lini, sa kanyang lugar mismo ay 80.7% lamang. So, ang prinsya po, napakalakas. In the 10 other provinces, si rank second to fifth, mga kababayan. Nagra-rank si Lini sa second to fifth. So, second to fifth, meaning hindi siya consistent sa second place. Hindi kagaya si Bongbong Marcos, mga kababayan, nangunguna, then consistent siya sa second place. Sa episode na ito, nakakuha si Manny Pacquiao ng top preferences sa Davao Occidental. O si Pacquiao, at least si Pacquiao, nakuha niya yung top preferences sa Davao Occidental, habang si Isko Dumaguso at Ping Lacson ay hindi nakakuha ng kalamangan sa kahit saan sa lalagyan. So, ganyan po ang nangyari, mga kababayan. Walang nakuhang pinakamataas sa isang lugar o isang probinsya si Lacson at saka si Isko Moreno. Sa huling bahagi ng ulat, nagsagawa ng Calle Sorbes sa 19 na lawigan, ngunit wala pa ang datos sa Guimaras. Una pa rin si Marcos na nakakuha ng 51% sa Eastern Samar, 51% Ugao, 76% Ilocos Norte, 86% Ilocos Sur, 81% Iloilo, 42% Isabela, 86% Kalinga, 83% La Union, 92% Lanao del Norte, 73% Laguna, 61% Leyte, 71% Lanao del Sur, 61% Maguindanao, 45% Marinduque, 40% Masbate, 35% Misamis Oriental, 56% Mountain Province, 83% at Misamis or Occidental, 54% po. Sa kabuuan, he leads all 18 of 18 provinces in terms of presidential preference shares. The four other presidential votes, Lini, Isko, Manny, and Ping did not receive
any majority for top preferences in the aforementioned provinces, they are either second to fifth. Meron niya mga bayan, 18 provinces, pinakamataas po si PBN. So, yung support natin mga bayan, tuloy-tuloy lang po, maging mapagmatyag, maging mapagsuri, at saka huwag kalimutan. Pagsabihan natin ng mga mag-anak natin, mga kaibigan natin na nagdadalawang isip pa mga kabayan na PBN, PBN Sara Unitive ang ating susuportahan sa May 9, 2022 election. Salamat po lang marami again, George Arblogs. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po. George Arblogs po lamang. I-share, i-like, at saka mag-comment sa video ito. Again, God bless, stay safe, and healthy always. George Arblogs. Maraming salamat po.